Magte-therapy tayo ngayon. At home. Bipi muna natin si Kuya. Makita ka ng mga customer mo. Tawagin ka ng tawagin. Ha? Laging may schedule. Mga, puro schedule lang po ako. Hindi ako pwedeng on-call na ngayon tatawag tapos ngayon agad. Schedule po. Kakain ko lang, hindi kaya matahan na po, kakain lang. I-check muna natin po. Kakain ko, ngayon okay. Mayroon siya. Inhale, exhale lang. Busog pa. Taas. 140 over 90. Pwede, kasi 100. Ha? Baba, kanta lang, hindi ako over 160, over 100 ako lagi. Ah, lagi pang 100? Oo, 160, over 100, lagi. Lagi pa sa engineering. Eh, di hindi ka pala. Kano ko, pag mag-design ko, nag-drive ako eh. Ayun, pahinga ka muna. Nag-drive ka ba? Hindi, ngayon wala. Hindi dati pag ipapapunta ako doon, lagi ka 160 over 100, di ba? Tumangkada ka na usada, di ba? Oo. Kaya ganun. Ah, kaya. Akala mo. Asay ba yan? Akala ko sa akin. Don't worry po, hindi po siya makikita. Hidden. Makikita niyo ako, ako lang. Bali, huhubarin niyo yung t-shirt niyo. Kailan ko lang nakamasak ako, no? Hindi na away lang. Okay lang ho. Ako na lang ang magmamas, huwag ka na lang magsasalita. Ano pong masakit sa inyo? Katawan. Heart. Buong katawan. Puso ko masakit. Meron kayong asthma. Meron. Ina-asthma ho siya. May hikaka, may sakit kayo sa puso. Wala. Asthma lang. Wala kayong organ problem. Wala naman. Hindi kayo alcoholic. Okay no, naman ang pakiramdam pagka humihinga. Minsan, hindi. May asthma nga eh. Oo nga, may asthma ka eh. Bali, ang katawan nyo po, medyo, kapag nakaupo siya, naka-cord, naka-prone. Pasok na pasok yung kanyang dibdib. Dito. Tapos, check po muna natin, medyo mataas yung rib bones niya. Ayusin natin si Kuya. O, sige Kuya, dapa na ito. Dapa agad? Oo. Dapa agad. Kakain lang. Tihaya ka muna kung gusto mong mag-rest ng 10 to 5 minutes. Pwede. Okay na kasi, pagkakain ko naman. Ilang minutes na ko ba kayo? Mga 10 to 5 minutes na siguro. Ah, okay. Side lang po yung kamay. Pasensya na ho ha. Asan na yung ano? Ha? Yung nga naman ako yung butas. Ayan o. Gusto mo pa may butas? O, parang nga. Sige. Pwede naman po natin i-ano. Kaya lang, hindi ko alam kung... Hindi, ano na lang. Maano. Oh, yan. O kung gusto mo ilagay mo to, teka lang. Yan, para amoy mo yung sarili mo. Hindi ba mataas? Hindi, amoy lang. Okay lang po. Okay. First, mag-alcohol po muna tayo. Alcohol. Bago tayo humawak ng ating client, kailangan natin mag-alcohol. I-start na po natin on the upper back. Okay ka lang, Kuya? Kini-expose ko yung katawan ni Bebuta. Hindi nga makita eh. Tingnan mo. Inhale, exhale lang po ah. Pag may makita ang katawan, pwede. Pero wala akong makikita ang katawan. I-check lang po natin yung rib part niya sa back. Ha? Hindi, kasi yung alignment. Bagong ligo ka naman eh. Mas komportable kasi dito. Side lang po yung kamay. Down, relax lang. Inhale, exhale po. Para habang tinetherapy is maganda po yung flowing ng circulation ng blood nyo at saka oxygen. Medyo mataas ang isang ano nyo na itong parts ng ribs back dito sa left parts. Hindi po muna tayo magpapakita ng katawan. Medyo malamig ang katawan mo, Kuya. Nakapag-steam ka ba one time? Ito yung diba natin? Oo. Sige din. Yung hinihika ka nun, no?
2018 pa yun, no? Oo, no, dagal naman. Nandiyan pa sila. Diba? Oh, tapos ngayon uli ikaw nakapaterapy, eh, no? Ay, puke! Asan na puke? Nahulog daw. Nandito kami ngayon sa house. Bali, ilang beses ko na terapi si kuya. Nung pinakahuli, yung malalayong hika niya. Oh, matagal na rin pala, no? Grabe yun, taas-taas na sobra ng, ano mo, ng shoulder mo nun, ano? Ngayon, dito tayo nakahawak sa kamay. Relax na, kuya, ha? Ayos na natin. Pag biglang umilit ang katawan mo, kuya, it's normal lang yun, ha? Kasi napaflowing po yung ating, ano, circulate. Ayusin natin yung alignment ng iyong medyo, ano kasi, wala sa ayos eh. Buti nga nakakita pa ako ng oil eh. Nagalungkat ako sa taas. Bumili ka ba rin yung pink? Ha? Bumili ka yung pink kasi yung oil. Ah, bumili pa. Yung alignment niya, yung kamay niya, is may mga bones or ribs na wala sa ayos. Connected yun sa heart, ano, sa breathing. Checking lang tayo ng mga bones. Tsaka yung mga nerve. Ito medyo mataas na. Dito sa lower scapular parts mo. Yung nerve ba, parang nakaipit. Sa breathing to eh, sa back. Normal lang yung kapag ka, tapos ng therapy is parang may nilalabas kayo mga toxic sa katawan ha. Yung, minsan yung iba nagbo-vomit eh. Sumusuka. Yung iba minsan tae. Nilalabas nila yung mga cholesterol. Tapos nag-a-adjust pa yung katawan. Inak. Relax po. Nararamdaman mo biglang uminit yung kamay mo na nagpa-flow na po kasi yan yung circulation ng oxygen. Kumbaga, yung mga barabara niyan, dire-diretso po yan. Iyan po, pagka maganda po yung circulation ng blood flow nyo at saka oxygen, magkakaramdam po kayo ng heat energy sa katawan. Yung heat energy po yun, mga 2 days, nagsicirculate po ng mabilis. Kumbaga yung mga problema nyo po sa organs, sa mga ano, mga barabara,
pinupush niya po. Yung mga, may mga cholesterol kayo, fat, inilalabas niya po. Tsaka yung mga lamig-lamig. Kaya maraming pumayat sa, na client ko sa akin. Yung mga obese. Oh, 240. Nag-180. Mga obese. Mga malalaking tao. Tapos yung mga matatanda na na senior na matataba dati, puro lamig, puro cholesterol. Pag na-therapy po sila, nag-i-slim po sila kasi nilalabas po nila yung mga lamig nila at saka cholesterol sa katawan. Nag-a-adjust po siya. Tapos, pag nakalabas po yung bumabalik po sa dati ang katawan, mas maganda na po at healthy. Hindi na po na nila nararamdaman yung ibang mga sakit nila sa katawan. Nababawasan na po yung karaniwan sa kanila, yung kanilang maintenance. Puro lamig si Kuyo. Ang lamig ng kanyang ano, katawan. Ikaw ba humihinga? Baka hindi ka humihinga dyan. Hinga-hinga pag may time. Kasi pagka sinaterapy, kailangan sinasabay mo ng inhale-exhale. Kasi nakakahawakan natin yung mga nerve na paleng, wala sa ayos, para lumulugar sila. Yung init na yan, kapag ka nag-circulate lang through organ, ilalabas mo yung kung ano yung nakabara sa lungs mo. Mag-uubo ka na mag-uubo, pero meron kang mararamdaman na parang may ilalabas kayo. Ilabas nyo lang. Problema o ano yan. Okay ka lang, kuya? Nararamdaman mo?
Inuubo ka ba? Hindi pa nga. Hindi ka pa hinihi ka? Kaya pa? Kaya. Medyo matagal to. Sarap ng hangin, oh. Press ko dito eh. Kasi gawa ng mga taning. Ano siya? Kumbaga maganda yung kanyang ano, amoy. Mga taning-taning. Ito medyo may ano dito. Mataas yung ano ng nerve mo. Andito na tayo sa right back. Ay, thank you, Lord. Wow, mainit na yung kanyang kamay. Sa sobrang lamig ng katawan mo, yung mga lamig na yan, ilalabas mo. Pwede sa kamay, sa paa, yung parang namamasa-masa, pwede mo siya iihi. Iba naman, sinusuka. Pero okay lang yun. Wala naman. Mataas na kasi yung ano ng buto mo yun. Inhale po. Exhale. Inhale po. Exhale. Kasi medyo mataas tong spine mo din. Yuko, kuya. Okay. Yuko. Tingala. Sige. Yuko. Tingala. Yuko. Tingala. Yuko. Tingala. Left. Right. Left. Right. Yuko. Tingala. Yuko. Tingala. Nice lang natin yung lymphatic niya sa neck part, sa back.
Oh, si Goldwyn daw magmamassage. Umakyat. Goldwyn! Baba! Kasaway si Goldwyn. Ay, nako, Goldwyn. Relax. Medyo mataas na yung hip bone. Relax lang. Mag-jasom natin ng kaunti. Relax po. Huwag niyong kontrolin. Para malagay po siya sa kanyang ano. Tamang-tama to, no? Wala kayong biyahe. Nakapag-rest kayo. Kasi pag nata-therapy, hindi pwede magbiyahe. Yung tagtag ba? Kasi yung alignment niya, nag-move. Relax. Okay ka lang, kuya? Okay. Medyo matagal-tagal lang yung dapa eh. Kasi ngayon pa natin siya. Para tama yung flowing lahat. Relax po. So, kontrolin ha. Relax lang. Kailangan lang natin kasi i-stretch. Mataas na yung buto mo rito oh, sa bandang coccyx sa bone tail. Nakaangat na. Nakaangat na. Paangas yan. Kaya medyo ang pressure ng katawan mo is nilang lalamig. Ilang years ka nang inaasma? 20 years na ata. Ah, 20 years. No, lampas na. Mas 20 years na. Relax po.
umabot na sa paang init, ano? Kailangan kasi i-check natin lahat. Yung mga lymphatic, yung mga sciatic nerve. Kung nasa tama po siyang kanalalagyan. Yung mga bones. Ngayon po, pagka ganyan at maganda yung therapy nyo, ayos nyo, ang sole ng foot, ang paa, buo yan, mainit. Ibig sabihin, maganda po yung kanyang function ng circulation niya. Ngayon, siya ngayon eh, papatihayain ko na. O sige kuya, tihaya. Ayan, makakagaan-gaan ka ng paghinga. Medyong matagal lang ang nakadapa. Yung iba, inaabot ng ilang oras nakadapa. Punas muna tayo ng pawis. anong pakiramdam mo, kuya? Okay lang? Kahit naman. Okay. Mainit ang katawan mo, no? Check naman natin yung frontal. Frontal ng foot, yung legs niya, tsaka ng foot. Kung maganda, kung maka-align ba, kung okay ba yung mga buto. Ngayon yung knee niya, medyo baksak na. Sumasakit na ba yung tungkod mo? Hindi. Kaya wala pa akong naramdaman na tungkod. Oo, wala pa siyang problema sa tungkod. Yan. Relax lang. Pag nakatihaya na, buong katawan simula sa ribs, pababa, check-checkin po natin. I-adjust po natin kung ano kailangan i-adjust.
Pagkatapos ng therapy, bawal po tayong kumain ng manghang, maalat, maasim, yung malalamig na drinks and food, mag-alcohol, bawal po yun. Tsaka yung seafood, mani, at magbasa, lalo na yung maligo, bukas na po, para safe. Relax, relax po. Nasa ilalim na yung isang bowls niya. Yung connected dito. Kailangan kasi tama yung paghawak na pagkapa ng mga lipid kung nakalagay ho siya sa loob ng buto. Kasi yung iba, masakit yung pa, nandito yung mga lipid sa labas. Matibay pa ang buto ni Kuya. Relax po. Relax lang. Bumababa ka ba? Nahila eh. Huwag kang mag-alala. Hindi ka mahuhulog dyan. Basta mamaya, pagkatapos ng therapy, mag-medias, pants, long sleeve po. Para po hindi po kayo mapasukan ng hangin. May long sleeve? Oo, yung mga, o kaya yung... Ang medyas? Oo, kasi... Naging pants nila? Oo, magiging pants ka, syempre. Para kasi, kung nakatutok ka sa electric fan, maiwasan yung hangin ba? Kasi open force tayo, no? Kung makakaligo ka bukas ng hot water, okay pa. Parang may bloated dito sa banda dito. Hindi ba masakit? Hindi naman. Hindi naman. Kasi pag magka-problema na yan, at saka yung hindi niya nakaya mula, no, yung bloated niya. Masakit lang. Sa masakit na ho yun. Magpakili na sa doktor. Basta ganun yung nararamdaman. Thank you, Lord. Hindi lang ako mag-shot mga long sleeve, hindi lang ako mag-ibig sila doon. Okay lang. Pwede na. Oo. Hindi lang mainit eh. Oo. Yeah. Yung electric pan, hindi nakatutok sa'yo.
naka ano na lang, nakataas. Para ano? Abalandro na lang. Kasi yung iba pinagsasuot ko niyan pag lalo na pag naka-aircon. Eh dito. Aircon ba tayo? Hindi. Air freshener kami rito. Wala kaming aircon, cannot afford. Natural air. Natural air. Pag ako nagte-therapy, mas masarap mag-therapy natural air kaysa naka-aircon. Babaksak ng pababa. Ang ganda na ng circulation mo, mainit ka na. Dito na tayo nakahawak sa bandang hip parts. Sa bandang chan. Medyo malaki ang chan ni kuya. I-slim lang natin. Sige, tiklo. Inhale. Exhale. Wala. Tiklo. Inhale. Exhale. Baba. Tiklo. Inhale. Exhale. Baba. Inhale, exhale, inhale, exhale, medyo matigas yung dito yung parts of, inhale, exhale, inhale, exhale, nagbabitamins? Hindi na lang, matigil ko eh. Bakit? Asawa na kayo. Kunti niya yung vitamins niyo lalo na ngayon. Elevable. Elevable na rin yung vitamin C. Oo, yun yung vitamin C. Elevable C. Oo. Lalo na ngayon. Hindi pwedeng walang vitamins. Hindi. Yung ulitin ko na ulit. Ligyan ko na ulit. Umpisa ko na ulit. Oo, isang liver part niyo. Medyo bloated po, no? Ito. Dito sa part na to. Ramdam mo, medyo matigas. Hawakan mo. Kaya para hindi naman masakit. Hindi naman masakit. Pero okay lang. Inhale po. Exhale. Nandito na tayo sa rib part, sa upper. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Ang ribs mo medyo hindi maayos ng mga bones niya. Nakakaano mo kasi yan yung ubo-ubo pagka inihika ka, no? Kayo. So, hindi. Hindi maganda yung tayo. Yung align niya. Dapat na, ano sa atin, ilang beses dapat na nagagin yan. Kasi pag asthmatic kasi, twice a month yan. Pag asthmatic. Pero pag nararamdaman mo hindi ka na hindi ka, once a month na lang, maintenance. Pero kailangan yung bawal, hindi mo gagawin. Bawal kasi sa inaas na yung alak. Alak, sigarilyo. Yan. Hindi ako nainom. Hindi daw siya nainom. Kahapon, tumagay lang. Bawal maglato, kahapon lang. At alam naman, pakalawang beses lang ako makainom. Kasi ang alak kasi, ganito ang ano niyan sa katawan.
pag ikaw nakakainom ng alak, hindi mo napapansin yung movement mo is hazard. Risk. May movement ka na biglang ang bones, ang nerve, eh nagre-react. Nawawala sila sa ayos. Tapos, minsan, magandang alak sa katawan. Kaya lang, ano nga lang? Moderate lang pwede. Okay lang moderate. Kaya lang, pagka ano, may mga sakit sa organ, hindi advice. Lalong lumalala. O nadadagdagan yung problema. Totoo na pala to. Yoko. Singala. Pagka mag-exercise ka, lamang nag-a-adjust yung katawan nyo. Normal yung nag-a-adjust yung katawan. Medyo masakit, ganun. Naninibago kayo. Mag-stretching lang. Kasi, hinahanap niya yung dati niyang alignment. Naninibago yung mga ugat at yung mga bones. Pero pag nag-a-adjust na kung siya, okay na. Magbabago naman yung ganda ng tayo ng katawan. Normal lang makikita pagkatapos ng therapy yung mga nerve. Tingnan mo, yung mga ugat niya o pasmado, maiitim. Hindi siya green. Maraming barado. Galis biyay, wapas. Pasma.